ito ang bangungot ng mga nakatira at nagtatrabaho sa bundok nung ang komunidad na ito sa Maco, Davao de Oro nabaon sa putik. Ang sakay ng tatlong bus at isang jeep natabunan ng tipak-tipak na bato at tone-toneladang lupa. Alagay ba nawa yung mga balay dyan? Ang bus namang ito, basag-basag ang mga salamin, habang ang iba pang bus natabunan ng halos 5 palapag na lupa. Balihin gid ang bukid ba? Ang bahagi ng bundok gumuho, kaya ang barangay Masara halos mabura sa mapa. Habang ginagawa ang ulat na ito, hindi bababa sa 30 ang patay. Halos 100 tao pa ang pinangangambahang na ilibing din ng buhay. Pasado alas 7 ng gabi nitong Martes, ilang oras matapos ang landslide, ang mga rescuer hinahabol ang oras sa pag-asang may buhay pang maililigtas. Jesus. Sa ilalim ng tumagilid na bus, ang paa ng isang lalaki naipit matapos madaganan ng malaking bato. Gabay na lang, inanayal na doga na boss. Tigra ko, okay bato ko ba o? Mabuti na lang at meron silang pala, kaya mano-mano nilang tinanggal ang nakahambalang na mga debris. Tama mo! Oh my God! Oh, thank you Lord! Oh, boss! Ano pagdugay boss? Thank you Lord! Kaahon nila mula sa butas. Tumambad ang isa pang lalaki na ang kalahati ng katawan parang nasa hukay. Maswerteng himala siyang nabuhay. Ito ay sila, pwede ka maluya. Dinamel! Dinamel! Pwede ka maluya. Grabe to! Pre, wala ko nagpang pre. Tabunin siya dinipre. Hindi siya may kong nakong pre. Masinay mo, bigay ko niya. Magpunta lang gamay ko tulay sa pistol. Ang lalaking nakaligtas, si Cirilio, nagtamo siya ng mga pasa sa katawan at kasalukuyan ngayong nagpapalakas sa ospital. Ang bus, himalang hindi natabunan. Sa halip, tinangay ng rumaragasang lupa papunta sa simbahan. Pasalamat din ako sa Ginoo na binigyan ako ng second life sa kayong mga kasamahan ko na nagtulong sa akin. Ito ay sila, pwede ka maluya. Dinamel! Dinamel! Pwede ka maluya. Grabe to! Naisip ko, laban ako. Hindi ko hayaan na mangyari na mawala o mamatay ako. Naisip ko, buhay talaga ako. Kasi alam ko, hindi ako pinapayaan ng Lord. Sa litratong itong kuha sa kanya sa ospital, balot ng putik ang halos buong katawan ni JL. Pauwi na raw sana sila noon nung nangyari ang trahedya. Mga 7:15 po, nakarating ako sa bus terminal. Parang normal lang talaga nangyari. Cellphone lang po ako, tapos biglang nagtakbuhan yung mga katabi ko na parang sobrang takot na takot sila. Tumayo na din po ako at tatakbo na rin, sir ba? Pero ilang hakbang pa lang po ako, yun na po, umagaros na po yung mga bato. Narinig ko na yung bus na parang tinutulak na sobrang lakas. Pumikit na lang po ako at nag-pray na lang po ako. Kasi alam ko po talaga na mamamatay na ako. Tumatakbo ako. Nakarating kami dun sa parang may semento na po. Akala raw ni JL, ligtas na siya. May sumiga ulit na lalaki. Sabi niya, andyan na naman, andyan na naman. Umakyat ulit kami sa bukid. Tinatapakan ko po mga makahiya. Sobrang sakit na lang pa ako. Nakarating kami sa parang may bahay. Na-rescue na po kami. Ang tanging na isalba ni JL, ang kanyang putikang bag at relo. Sobrang lucky ko, nabigyan po ako ng second chance. Papahalagahan po natin yung buhay natin. Kasi di po natin alam kailan tayo kukunin. Mani ang atot sa barangay hall. Mga two story. Ang dating bundok na balot ng puno para na ngayong dagat ng putik, ang Ground Zero, isinara sa publiko. Yung gitna ng bayan dito, in between kasi, may small community, may mga dormitories for workers na dito or mga nag-OJT dito nakatira. Tuloy pa rin ang rescue operations, tahimik ang paligid at ang tanging maririnig lang, ingay ng backhoe. At mga hikbi ng mga pamilyang naghihintay sa tolda. Ano camera, gulangan? Paminsan-minsan, ang ingay ng mga dumadaang ambulansya. Ang
54 anyos na si Grace. Tatlong araw nang pabalik-balik sa waiting area ng search and rescue operation. Nakikibalita tungkol sa kanyang anak na si Jason at asawa nitong si Maria na kapwa-trabahante sa Minahan. Na-feel Manila ang banay katabunan. Pag-landslide. Gahapon ba man may sigigulat na rin sa iyo, okay. Hanggang nitong Biyernes, nabalitaan ni na Grace na may ilang bangkay nang na-retrieve. Takot man sa posibilidad na baka ito ang kanyang hinahanap, si Grace lakas loob pa rin nagpunta sa punerarya. Ang dalawang bangkay na magkayakap, kumpirmadong sina Jason at Maria, magkasama hanggang sa huli nilang hininga. Confirm ko na si Mama at saka si Papa talaga kasi sa damit at quintas ni Mama. Siyempre masakit pero lalaban para sa kapatid kasi kami na lang dalawa. Si Bernadette naman, hawak-hawak pa ang litrato ng kasintahang si Joseph na isa rin sa mga minerong pinangangambahang natabunan ng guho. Wala ko ba kung nawala ng paglaong kay Kamaloko ba? Kaya ang lawas ba? Umaasa si Bernadette na buhay pa ang kanyang nobyo, lalo't plano na raw nilang magpakasal. Daka pa may plano sa amo ang pagkakuhin ka ng kaugmaon na mo. Kung mahimutan, di okay na sa kong uya. Musa mo nang iyan sitwasyon ka ron. Buhay man siya o rin naman siya makita. Importante nga. Dugo na kami sa higpa. Abo siya. Promise this. Nagusin na ako siya. Panamguhon ko niya. Muna daw ka doon ako. No, nga ka lang. Siguro wala naman. Siguro siya kay pinanagod ka days, di ba? Pinanagod ka 3 days na. So, wala pa siya paramdam. Sigong pray nga, Lord, unta na siya sa imayong kabot. Unta na niya. Balaglawas na niya makita. Nga ka lang. Kung ano siya, tapukan na mo siya, sibisyuhan na mo siya. Hello, good. Ang landslide nitong February 6, pangatlo na pala sa loob lang ng 2 dekada. Una, noong taong 2007, na naulit pa noong sumunod na taon o noong 2008, kung kailan 25 ang binawian ng buhay noon. There are different factors contributing kung paano nagkakaroon ng landslide. So isa dyan is yung heavy rainfall. The DNR through the Mines and Geosciences Bureau is meron po silang ginawang geohazard maps dito sa buong Pilipinas. Pwede natin dito makita ang area, kung ang area natin or yung mga kabahayan natin is prone to landslides or floods, yung pagbabaha. The cause of the landslide is natural, which means that it's about the steep slope of the area. Continue ang ating pagbibigay ng caution to the public because disasters, we cannot really know when it will strike. Hindi pwedeng i-disregard na walang kinalaman ang pagmimina dyan sa patuloy na cases ng landslides and erosions in the whole Compostela, in the whole Davao region. Kasi yung mining itself, binabago niya yung landscape. Either nagpuputol sila ng puno or binubutas nila yung bundok. In both cases, nagkakaroon ng pagbabago ng lupa at hindi na nakakayanan nung gubat yung dati niyang kayang sipsipin na tubig. Kaya kakaroon ng instability yung topography sa lugar. You can verify the data, the facts. Dito sa mga regulatory agencies, we have the MGB, the DNR, makaprove talaga. This happens outside the mining activity ng APEX. Samantala, sa pang-apat na araw ng rescue and retrieval operations, marami pa rin mga patay ang natatagpuan. Nitong Biyernes, ang rescue dog na si Apa. Tila hindi mapakali. May kung anong gustong ituro sa rescuers sa bahaging ito ng landslide. Sa lupang lagpas tao, sa gitna ng walang katiyakan. May sumilip na pag-asa. Isang milagro na sa kabila ng pagkakabaon sa guho sa loob ng mahigit 50 oras. Buhi oh. Anghel, anghel. Ang 3 taong gulang na bata nakatakas sa bingit ng kamatayan. Ang binansagang anghel ng landslide, si Chin Chin.
bunsong anak ni Orlando, security guard sa Minahan. Kulong naman siya, wala din naman daw siya kaliho. Naghilakay siya, wala man. Lingkod naman ko, yangit-ngit. Sa kanya, nagpabot lang daw siya. Pabot, siguro niya pasabot, nagkwaon siya. Okay na, kalingkod naman siya. Kaistorya naman, nag-istorya namin ganyan. Tinakong kalipay, kaya nga nung nabuhi pa ngayon, posible kayo nga. Ang bata, nabuhi. Gamanan talaga ang Diyos, Allah. Naghahapunan daw sila nung bigla na lang gumuho ang lupa. Nahatak pa ni Orlando ang isa niyang anak. Pero ang kanyang misis at anak, natabunan. Ligtas na si Chinchin. Pero ang kanyang misis at panganay na anak, sinawimpalad. Lipan ako na nakarecover. Gulong-gulo pa yung isip ko. Meron kaming insurance, burial assistance, matik additional na kas-assistance para magamit nila immediately. Nagbigay rin kami doon sa mga victims na kahit hindi empleyado, inaasikaso din natin yan. Samantala, kahapon ng umaga, muling bumalik si Bernadette sa lugar. Nagbabaka sakaling ito na ang araw na mahahanap ang nobyo niyang si Joseph. Patuloy raw na maghihintay. Habang buhay man hanggang sa hukay. Saya, nagtindog. Sige, laong doon siya makita siya karunaan lang. Ang dinamahan mo ng anong operasyon. Naka doon kayo may paglaong makita siya. Suntok man sa buwan ang mga rescuer. Umaasang may buhay o may mga buhay pa silang maisasalba. Buhi oh. Anghel. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.